Hi guys, magluluto kami ng pakbet sa bagoong alamang. Ito yung mga ingredients natin, mga gulay. And guys, yung ingredients natin. Etong dalawang talong ito. Ampalaya, isang ampalaya. Kalabasa. Dalawang hiwang kalabasa yan. Ito, okra. Sibuyas, kamatis, bawang. Tapos ito yung halo natin, itong karne. Dito ko iluluto guys. Dito namin iluluto. Sa may kawali na lang siya. At saka ito pala may, ito pala yung bagoong guys. Tsaka pampasarap din to, pampa-flavor tong ginisa flavor seasoning mix ng Ajinomoto. Okay, hintayin ko lang assistant. Guys, luto na tayo. Yan. Unang ilalagay yung karne, tapos lalagyan ng tubig para magkaroon tayo ng ano, ng broth. Yun yung pansasabaw mamaya. Okay, palalambutin natin yung karne. At maluluto na siya ng konti. Habang pinakukuluan yung karne, guys, mapapansin nyo may bula. Yan. Yung parang sapal yun. Aalisin nyo yun, guys. Yun yung dumi ng karne. Okay. Yan, pagkatapos nyo tanggalan, hayaan nyo lang kumulo para lumambot yung karne. Okay guys, okay na, medyo okay na yung ating karne. Ibubukod natin yung kanyang sabaw, yung kanyang broth. Ibubukod natin. Yan. Ibukod nyo sa isang lalagyan. Yan. Tapos matitira itong baboy. Ilalagay ng mantika. Hanggang isasangkot sana yung baboy. And guys, ready na yung ating karne. Babagsak na natin yung bawang. Sangkot sa ulit. Takpan. Sandali lang yung takip, guys. Ha? Maluto lang yung ating bawang. Tapos, itong sibuyas na. Sangkot sa ulit. Momentary, takip ulit. Okay. Yan yung okay na yung ating sibuyas, kamatis naman ngayon. Yung kamatis guys, palambutin nyo ng gusto para mas masarap kasi pagka durog na durog siya. Lutong luto yung kamatis. Takip, saglit. Okay. Para madaling maluto guys. And guys, yun, durog na yung ating kamatis. Durog-durogin nyo pa ng konti. Yan yung pampasarap guys eh. Pampalinam-nam yan. Yan ang sikreto nyo. Okay. Tapos sunod, yung kalabasa. Yan. Palalambutin natin yan guys. Medyo matagal lumambot yan eh. Matigas yan. Yan ang unang yan kasi yung matagal na luto. Matagal na luto yan. Yan talaga ang palalambutin natin ang gusto. Takip. And guys. Next, ang palaya. Next,
Tapos lagyan na ng onting sabaw para para hindi dumikit. Lalagay na ng stock, konti lang. Konti lang muna. Mga 3 sabaw. Para hindi masunog yung ilalim. Okay. And then tatakpan din ulit. Tatakpan ulit. Okay. Ang next natin yung okra. Yan. Yung huli natin yung talong. Lalagay tayo ulit ng onting sabaw. Lalagay ng sabaw. Ng stock or broth. Then tatakpan ulit. Tatakpan ulit. Slow cooking. Okay guys. Wow. Then, lalagyan na natin. Maganda na ang kulay niya, color niya. Talong. Talong. Then, ganun ulit yung process. Maglalagay din tayo ulit ng unting sabaw. Para maluto din siya. Then, takip lang din sandali. Okay. Lalagay na yung aji ginisa. Para magkalasa na yung ating gulay. Okay. Siyempre mix natin para lahat ng gulay magkalasa. Tapos, pwede na nating ihalo yung stock. Yung broth niya. Yung lahat niya. Okay. Kasi kailangan pa nating lutuin. Actually, medyo malambot na yung yung kalabasa kasi diba? Inuunti-unti nating ilagay. Hmm. Ayan. Yung sabaw niya, tansyahin nyo na lang guys. Pero huwag naman masyadong madami. Kasi pangit naman yung para nagsiswimming na yung gulay sa sabaw. Okay. Tatakpan? Hmm. Okay, takpan muna. So ayan guys, kung halimbawa yung stock na meron kayo, kulang, at feeling nyo kailangan pa ng sabaw, mag-add na lang kayo ng water kasi syempre kailangan maluto yung gulay. Tapos yung gulay depende sa inyo kasi yung iba gusto half cook lang, hindi masyadong lutong-luto. Kayo nang bahala doon kung paano yung gusto lutuin yung pakbit nyo. Kaya lang kami kasi gusto namin lutong-luto yung gulay kasi mas nagiging malinam na kapag malambot na yung kalabasa. So, para malaman nyo kung luto na, kuha kayo ng tinidor. Pag natutusok siya, luto na yan, pati yung sa ampalaya. Ayan. Pwede na yan. So, maglalagay na tayo ng bagoong. So, magsimula na muna kayo sa 2 kutsara. Tapos, saka na lang kayo magdagdag kung kailangan pa. So, ayan. Pwede naman gumawa kayo ng sarili nyong bagoong na alamang kung marunong kayo. O bumili na lang kayo sa grocery. Tapos yan. Halo. Halo. And guys, kanina 2 kutsara yung bagong alamang. Nagdagdag pa kami ng isa pa. Oo, kasi matabang. Medyo, para sa akin matabang. Medyo matabang pa sa panlasa eh. Ayan na guys. Oh. Malapit yan. Na guys. Okay na yan. Ayos na yung tingla. Ikaw, titman mo. Okay. Pasalit sa'yo. Kung magagalit ko ba? Matabang ka ba? Okay na, okay na. Okay na sa akin. Yan. Okay. Yung iba, pwede ka naman mag-add ng unting salt. Wait lang. So, unting salt. Hmm. Sprinkler lang. Unti. Okay. Kasi at iba rin talaga yung lasa ng salt. Okay. Meron kasi ibang yung hindi maalat yung panlasa. Kaya maalat na matabang pa rin sa kanila. Ayan, tapos mix. Yum. Okay na. Para sa akin okay na 'yan. Okay. And then simmer konting na lang. Na lang simmer 'yan and then okay na siya, pwede na. Yeah. Ready for plating na. Pwede na. Mga 3 minutes. Sa inyong pagtakip. Ito na guys, yung ating pinakbet sa bagoong alamang. Yan, yung may natira pa sa kawali, yung isi-share sa mga kapitbahan. Mr. Joe, bigyan mo dyan siya.
Okay, lunch time.